Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayong panibagong video at ang video ang gagawin natin ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa YouTube, kung sumahod na ba ako, kung paano ko na-reach yung requirements ni YouTube. So, umpisahan na natin! So guys, ang una nating pag-uusapan ay kung kailan ako nag-start sa YouTube. So nag-start ako mag-upload ng videos ko sa YouTube noong April 12, 2019. Yun yung pinakaunang upload ko. Sa mga panahong yun, hindi ko pa alam yung mga requirements na ni YouTube na dapat palang i-reach. So yung requirements ni YouTube guys is 1K subscribers tsaka 4,000 watch hours. Na-reach ko yung mga yun dahil sa sipag tsaga at pakikipagtulungan sa mga kaibigan na nakilala ko dahil sa YouTube. So guys, pag na-reach mo na yung dalawang requirements ni YouTube, pwede ka na mag-apply sa kanya at pag nag-apply ka, i-re-review na nila yung mga videos mo kung sa'yo nga ba talaga yun kasi isa yun sa rules ni YouTube, yung sarili mong content dapat ang i-upload mo, hindi yung kumuha ka sa ibang channel tapos i-re-upload mo, bawal po yun sa YouTube. So nung nag-apply ako guys, nagka-problema pa ako kasi yung ongoing na yung application ko, biglang nag-down yung watch hours ko. Kumbaga, biglang nabawasan yung 4,000 watch hours ko. Kaya kinabahan ako dun sa part na yun. Tapos, ilang oras lang, hinintay ko lang siyang ganun. Tapos yun, na-approve na guys. So, na-monetize ako nung December 16, 2020 at na-reach ko din agad yung $10 na kailangan para sa pin. Yun yung kailangan para makasahod na ako. Pero until now, wala, hindi pa rin dumadating yung pin ko guys. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-manual na lang ako. Yun yung ginawa ko para makasahod na ako. So guys, tama yung narinig nyo na nakasahod na ako sa YouTube and first sweldo ko to. Pero before ko ipapakita sa inyo yung first sweldo ko, disclaimer lang po na hindi ko po ginawa ng video to para magyabang at mang-down ng tao. Kundi sana magsilbing inspiration sa inyo tong video na to. Para mag-YouTube din kayo, para sabay-sabay tayong umangat. Yun yung rason ko para kaya ginawa ko tong video na to guys. At yung sahod ko is eto. Actually guys, pangalawang withdraw ko na to kasi yung unang withdraw ko nung birthday nung kapatid ko. Ilalagay ko na lang dito guys yung picture. Pinicturean ko siya pero hindi ko siya blinag kasi wala akong time nun, busy ako, madami akong ginagawa. Tapos nagastos ko din siya agad kasi bumili ako ng mga semento, buhangin. So naubos na yun guys kasi bumili na ako ng mga materials na kailangan dito sa bahay kasi pinapagawa ko na tong bahay namin. Tapos bumili na din ako ng bigas nila dito sa bahay, ganun. Sobrang saya sa feeling kasi kapag sinasabihan kanila ng walang ganito, bumili ikaw muna, ganun. Yun yung pakiramdam guys. Sobrang saya kasi nakakatulong na ako sa magulang ko. So, eto yung sahod ko guys. Ito. Hindi ko na masabi sa inyo kung magkano talaga kasi yun nga, kulang na, nagastos na. Ito na lang yung pwede kong ipakita sa inyo. Ayan. So guys, thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo at i-take yung positive to kasi ginawa ko tong video na to para sa inyo, para mag-YouTube din kayo, para sabay-sabay tayong umangat. God bless guys! Thank you for watching!